Hi guys! Welcome back! Habang nag-aantay nung aming sasakyan papuntang Tarlac, nakita ko to at napakarami actually nag-send pala neto sa akin. Ito po. Ito ay tungkol dun sa Tseke na huwag na natin pangalanan kung sino yung nagbigay ng Tseke na hindi daw ma-encash. Siguro daw ay naka-hold. Ito kasi yung sabi. Checking binigay ng isang presidential candidate bilang bahagi ng kaniyang tulong sa mga nasalanta ng UDET, hindi pa rin ma-encash hanggang ngayon. At meron actually chat, conversation, kung anong nangyari, let me see. Naka-hold check number na 2 million, sabi ng bangko, pina-hold pa ni blank kung sino yung nagbigay. Next year pa maki-clear. Nakapaw. Yan na nga ba sinasabi ko. Yung madalas nilang paratangan si VP Lenny na walang dala at puro lang daw pa picture, puro lang daw media ang dala. Paano namang makakadala ng media tong si VP Lenny? Hindi ba nila napapansin na ang mga excited na magpa-picture or mag-take ng photos ni VP Lenny ay yung mga tao mismo doon sa lugar na pinupuntahan ni VP Lenny. So ito ay malinaw na ginamit lang yung time na yon para tignan nyo naman, may picture pa talaga para iabot yung check. So yon, sa bandang huli, meron pang isang conversation na ganire. May additional na 1,000 sack of rice. No, hindi pala yun. 2 million peki naman pala. Parang diploma lang. Wala po tayong binanggit kung sino yung candidate na yun. Pero kung nakikita nyo yung picture na yun, na to, ito po yung, ito mismo yung mga, not necessarily na nagko-complain, pero siguro talaga nagtataka bakit hindi ma-encash. Kasi nga naman, syempre, kailangan na ng ayuda. Hindi katulad ng mga ginawa ni VP Lenny na talagang on the spot ay siya po ay namimigay. Shout out! Kasi sa Bohol, marami kasing kumakalat na kesyo hindi daw talaga or wala daw talagang ayuda na dala si VP Lenny. Napakarami po. Una po ay sa Ubay, Bohol, yung araw mismo na pumunta si VP Lenny. At sunod-sunod na yan, hanggang sa Tubigon, Bohol, ay pumunta rin po at dala-dala ang mga ayuda ni VP Lenny. Okay? So, eto kung ano man yung totoo dito sa check-in na to, ay talagang nakakahiya po. Pati ba naman yung mga nasalanta ng bagyo ay paasahin natin. So, eto yung masakit na katotohanan na yung mga kabulastugan nila ay binibintang madalas kay VP Lenny. Pero talagang babalik at babalik sa kanila yan. Bagong taon na po, magbago na po tayo. Lalo na po yung mga taong madaling mapaniwala sa mga pinapakalat na kasinungalingan tungkol kay VP Lenny. Napakarami pong naitutulong ang kampo ni VP Lenny. Sana kayo rin. Sana makita nyo yon. Hindi lang sana, or kahit hindi nyo napasalamatan si VP Lenny. Huwag nyo na lang sanang siraan dahil ang naging kawawa talaga doon ay yung mga taong affected ng Typhoon Odette. Merry Christmas! Happy New Year po sa ating lahat!